testingin natin yung ating bagong impact wrench sa ating DIY. Ayan, testingin natin guys. So yun, napakabilis nice. Guys. Yo, what's up guys? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Yan, kamusta po kayo? For today's video guys, ay magpapalit tayo ng plywood. Ayan, dahil yung plywood natin guys ay matagal na. Almost 1 year na siguro yun. Palagi tayong bumabiyahe and then may angkas din tayo. Kaya kailangan na natin magpalit. And then at the same time, titestingin natin yung ating bagong impact wrench sa ating DIY. So, the last time kasi in-review natin, sa gulong lang natin tinesting. So ngayon, titestingin natin ang actual dito sa ating panggilid. And then, maglilinis na rin tayo ng panggilid natin para malinis yung ating mga piyesa. Tanan natin guys. Nice. So ayan, baklasin muna natin guys yung ating torque drive, yung nut natin sa bell. Yan, gamit lang tayo ng 24mm na socket wrench. So siguro naman dito, mabilis na yung DIY natin. Ayan, testingin natin guys. So yun, napakabilis guys. Wow. Ilang pitik lang, okay na. Tanggal na agad. And then, gamit naman tayo ng 710mm para sa ating drive base pulley. Yan, gamit tayo ng extension kasi medyo malapit siya. Yan. Lagay tayo ng extension para hindi masyadong malapit sa ating impact wrench. So yun, napaka simple guys. Nice. Saglit na saglit lang, tanggal agad. Ayan. Ayan, pwede na tayong maglinis. Ayan. So, ito yung torque drive natin guys. Kung natatandaan nyo, nagpalit tayo ng lining ng nakaraan. And then, medyo maingay na rin guys yung panggilid ko. Hindi ko alam kung yung bola ko. Kasi, matagal na to eh. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, oh, may kanto na siya kaya umiingay. Ayan. And then, sobrang dumi na dahil nung nakaraan kasi nagdumikit nga yung lining natin. Tapos, pinukpok lang natin siya para matanggal yung pagkakadikit. Nagkaroon siya ng pulbos dito sa loob. So kaya lilinisin natin siya ngayon. So yan, ang nagiging problema kasi guys, pag matagal na yung ating bola, kahit pabilog pa yan, ayan ang kumapansin nyo, umaalog na siya kaya maingay. So may factor din yan guys sa ingay ng panggilid natin. And then itong mga slider, may cost din yan guys sa ingay. So pag maluwag na siya, kailangan na natin siyang paltan. Ayan o. Mapapansin nyo guys, maluwag na. So, maghahanap tayo ng pamalit mamaya. Maglinis muna tayo guys. And linisan na rin natin itong pulley. A few moments later. So, ayan guys, malinis na. Ayan, gumapansin nyo. Ayan. So, mahalaga rin kasi guys na nalilinis natin yung ating gilid. Ayan guys, magpapalit na tayo ng bola. Ayan. So, bago natin palitan yung bola natin, ilagay na muna natin yung ating bushing. So, nakakalkal pulley nga pala ako guys. Yan, lagyan natin ng grasa yung loob. Yan, saka natin ilagay yung bushing. Yan, tapos punasan natin itong bushing na yung sumobrang grasa. So, ang kagandahan kasi guys ng nakakalkal pulley, yung mayroong lubrication siya sa loob, hindi basta-basta umaalog itong
bushing unlike ng mga aftermarket. Isang taon lang, wala pa isang taon, umaalog na yung bushing niya kasi walang lubrication yung loob eh. Pantay lang yung butas niya. So, unlike ng stock na merong ano dito, slot sa loob ng lubrication. So yan, lagay na natin yung bola natin. So ang ipapalit nga pala natin bola guys ay 38 at 39. Ayan, 8-9 pa rin yung set natin. Ayan, insiwa yung isang bola natin kasi wala nang sand dun sa binila natin eh. So ang paglalagay guys ay palaging una yung mabigat, yung 8 sa huli, sa likod. So yan, 3-8. And then, kuha tayo sa 9 ng 3. So, hati kami ng brother ko rito guys. Yung tatlong matitira sa kanya mapupunta. Kay Philip, kung mga tatandaan nyo, kasama ko sa mga vlog. Ayan, kuha lang tayo ng 3 rito. And then, ito yung ilalagay natin sa unahan guys. Ayan, 9. Ayan. And then, itong NCY, ngayon ko palang matitesting to. Ito naman yung 8 grams. Ngayon ko pala matitesting to kasi yung bola ko nakakaraan. Itong inalis natin, sand to eh. Isang set na sand. Then nag-combine din ako ng 8 na RRGS. Ngayon matibay yung RRGS kaso madalang na yung pyesa ngayon ng RRGS eh. So yan. Ang inuulit ko guys, ang paglalagay, una yung mabigat, pangalawa yung magaan. Kasi yung mabigat yun yung unang tataas. And then, saka aangat yung magaan. So, 8-9. 8-9, 8-9, yan. And then, saka natin ilagay yung backplate nya. So, hindi nga pala ako guys naglalagay ng magic washer. Kasi, may kanya-kanya rin kasi tayong paniniwala eh. Ako hindi na ako naglalagay nun. Ang washer ko lang dito talaga. So, yan, ilagay na natin. Then yung washer, yan, tapos saka natin salpak yung dry piece, lock washer, and then yung sakik natin, and then yung washer. Ayan, yun yung pagkakasunod-sunod guys. Ano natin, isalpak na natin. So yan, kamayin lang natin guys muna sa paglalagay ng nut para sure bull na pasok siya bago natin gamitan to. And then ilagay na natin guys yung belt sa gitna para hindi malaglag yung bola natin doon sa kabila. Ganun lang kabilis guys, napakabilis ngayon ng pagdi-DIY natin dahil may gamit na tayo. And then pag naglinis tayo guys ng panggilid, lagyan nyo ng grasa tong ehe para malubricate sya. Huwag nyo kalimutan lagyan ng grasa. Ganyan din dito sa natin torque drive, lagyan nyo rin ng konti. Huwag naman yung sobrang dami kasi yan, pangit din pag sobrang dami, tumatapon siya, pumupunta sa bell. So yan, salpak na natin guys. And then alisin nyo yung sobra, salpak natin yung ating bell.
yung ating nut. And then, huwag niyong kalimutan guys yung o-ring niya. Kasi ang purpose nito, once na kumalas yung nut sa torque drive, ito yung pinaka-damper niya para hindi siya dumikit sa crankcase cover natin. So may purpose to guys, kaya kailangan meron tayo nito. For safety na rin. Ayos guys, okay na. So ganun lang kabilis tayo magpalit ng mga panggilid natin ngayon, mag-maintenance, dahil meron na tayong gamit. Salpak na natin yung ating crankcase cover. A few moments later. So ayun guys, natapos na naman tayo sa ating panibagong DIY for today. Ayan, magamit na natin yung ating bagong tools. At nakapaglinis na rin tayo ng ating panggilid. Ayan. Mabilis na nakalas yung ating mga nut sa torque drive at sa pulley natin. Kaya mabilis yung DIY natin. So abangan nyo yung mga susunod pa natin mga DIY gamit yung ating bagong tools na yun. Tsanay, may natutunan po kayo sa ating panibagong DIY for today. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the tiny bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Keep safe guys, and God bless!